Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambad. Inshallah mga kapatid, sa gabing ito, meron tayong maikling kwento. Isasummarize natin ito ang kwento ni Versis. Ang tawag ng iba sa kanila, Versis, ang iba naman, Barsisa. Ito ay nangyari sa panahon ng mga Israelitas, ano po? Sinabi ito, nabanggit ang kasaysayan na ito ng ibang mga scholars sa tafsir ng banal na Quran. Pakinggan natin ang kwento na ito mga kapatid sapagkat ito ay nangyayari din sa panahon pangasalukuyan ngayon. Si Versis, isang relihiyosong tao, 40 years niyang sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala na yung shaitan hindi makapasok sa kanya. Si Versis, ulitin natin yung kasaysayan na ito nabanggit ng mga mufassirun, mga ulama ng tafsir na naganap o nangyaring kwento na ito sa panahon ng mga Israelitas noong unang panahon. Binanggit siya ng mga pantas ng ating scholars. So, ang katayuan natin bilang isang Muslim hinggil sa kwento ng mga Israelitas, hindi natin pasisinungalingan at hindi din natin paniniwalaan. Ano po? Sapagkat maaaring totoo at maaaring hindi totoo. Dahil nga wala sa banal na Quran ang kwento na yun at wala rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, itong si Versis, 40 years niyang sinamba si Allah ayon sa ibang tafsir ng mga ulama. 40 years niyang sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya nalalapitan ng demonyo. Sa makatawid, napakatibay at napakalakas ng kanyang iman. Ano po? Iba't iba yung sarisay sa kanya eh. Kasi yung kwento ng mga Israelitas, may mga ano, iba-ibang kwento. Ngayon, ang shaitan, isa sa mga kwento rito, ang demonyo naglaraw ang tao. Tapos nagpakita sa kanya, nagpanggap na mangangaral o na isang relihiyosong tao, rahib, kung tawagin. Nagpanggap siya na siya ay rahib din. Nagsala kasama niya. Tapos hindi siya pinapansin ni Barsisa. Wala. Walang pakialam si Barsisa sa mundo. Kumbaga, diretso siyang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa ang demonyo, talagang hindi nawawala ng pag-asa. Isipin niyo, 40 years niya nang winamaswasan si Barsisa. 40 years. Ngunit hindi siya nakukuha. Ganong katibay ang kanyang pananampalataya, ang kanyang iman. 40 years mga kapatid. At dumating yung pagkakataon, may mga magkakapatid na sila ay mandirigma. Ano po, nakikibaka, pinagkatanggol nila ang kanilang bayan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos umalis sila. Wala silang pagkakatiwala ang tao. Maliban na lamang kay Versis. Kasi naghanap sila, kanino kaya nila maaring iwan yung kanilang kapatid na babae. Mga kapatid, kapatid na babae. May isang sahabi, radiyallahu anhu, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, kung pagkakatiwalaan mo ako ng isang laking, ng, alam niyo yung bundok ng Uhud, di ba sa Madina, napakalaki. Ginto, nasing laki ng bundok ng Uhud, pagkakatiwala niyo sa akin yun. Kaya niyo sa akin, iwan. No? Kahit ilang taon yung iwan sa akin yan, pagkakatiwalaan niyo ako. At may babalik ko sa inyo ng buo, walang labis, walang kulang. Ngunit, hindi ako kampante kung ipagkakatiwala niyo sa akin ng isang matanda at maitim na babae. Ganyang kalakas ang tukso ng mga kababaihan. Mga kapatid, yung tatlong magkakapatid na ito, tatlo o apat sila, nakalimutan ko lang, di ako tiyak, pero siguro tatlo sila, mas malapit yun. Lang, research natin ha. Tatlo sila, tatlo rito. Tatlo magkakapatid. Ngayon, iniwan nila kay Versis, yung kapatid nila. Si Versis, o Barsisa, tumanggi po siya mga kapatid. So, walang pagkakataon. Sabi niya, huwag niyo sa akin iiwan yung kapatid niyo. Abala si Versis sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya napapagod. 7-10 days, nandun lamang siya sa kanyang templo kung saan siya nagdarasal. Taib. Tapos, kumbaga, nahabag na lang si Versis kasi sa pagpupumilit ng mga magkakapatid na ito, walang mapag-iiwanan ng kanilang kapatid, sinang-ayunan. Kumbaga, sige, sa isang kondisyon. Iiwan niyo yung, gagawan niyo ng sariling bahay yung kapatid nyo, tapos doon ako mananatili sa akin templo. Hatiran ko lamang siya ng pagkain kapag oras ng pagkain. Tayo. Ganito yung kwento mga kapatid. Naglakbay na yung magkakapatid na ito, umalis na sila. Tapos yung kanilang kapatid, may sariling bahay na. Umayag si Versis, tapos kapag dumarating oras ng pagkain, parang ano eh,
may tali yung pagkain, tapos yung babae, gagawin ng babae, ni versus, gagalawin niya lamang yung tali, ito'y hudiyat na nandiyan yung pagkain na. Tapos gagawin ng babae, hilain niya na lamang. Hindi niya nakakausap yung babae, mga kapatid. Ganyan kalakas yung iman niya. Hindi niya nakausap, hindi niya nakita. Ganito lang yung, ano, yung nangyari. Hanggat sa ang shaitan ay malakas talaga. Yung nagpapakita yung... Kasi yung demonyo kaya magkatawang tao. Kaya magkatawang hayop ang demonyo. Magpanggap. Tapos binubulungan siya. Sabi niya, hindi ka ba naaawa sa babae na yan? Pinapahirapan mo siyang ano? Hilain yung pagkain? Ang gawin mo, ilagay mo na lang sa ano, sa pintuan niya yung pagkain. Hayaan mo na lamang tapos katukin mo. Hanggat sa nakinig siya, no, si Versis. Kasi nakasama niya yung lalaki na ito sa pagsambi. Nakasama niya sa pagsamba. Kasi nga yung shaitan, nagpanggap na reliyosong tao, tapos nakasama niya na magdasal ng ilang taon. Tapos, muli, binulungan uli siya. Sabi niya, ano, sabay mo naman, hindi ka ba naawa sa kanya? Siya lang mag-isa doon, walang kasama. Eh si Versis, never siya nakipag-usap sa babae. Wala siyang nakitang katawan ng parte ng babae dahil reliyoso siya. At dumating sa punto na, Musaad, upo ka Musaad. Dumating sa punto na ang demonyo, binulungan niya si Versis, tapos nakinig si Versis. Sinabay niya kumain, kwentuhan, ganito, ganyan. Hanggat sa nagpatuloy, ganitong ano, pangyayari. At alam natin sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, la yakhluwan na rajulun bimro'atin illa wa kana thalithuhuma shaitan. Hindi, walang naiwan na babae at lalaki, maliban na lamang, ang ikatlo nila ay ang demonyo, shaitan. Kaya ganyan sa ano, pag-uusap sa chat, sa text, sa telepono. Kapag dalawa lang, lalaki at babae, minsan kung ano-ano na pag-usapan nila, shaitan. Tapos may mga kapatid pa tayo ng iba, nagbabasa ng Quran sa sister. Oh, ginaganda niya pagbasa ng Quran. Pero hindi niya naman asawa. No, may mga ganyan eh. Ano bro? Ano sabi mo? May mga ganyan. Hindi niya naman asawa pero babasa ng Quran. Tapos yung iba naman, oh, gising ka na, sahur na, tahajud na. Pero hindi mag-asawa ha. Allahu Akbar. Ganyan kalakas ang demonyo. Akala mo, nasa mabuting paraan ang ginagawa mo, pero nasa mali pa lang paraan. Ang shaitan napakalakas, binulungan, tapos sinabay niya na kumain. Eh si Versis, never nakakita ng babae, hindi talaga nakakita ng babae. Tapos, sa pangyayaring ito, sa hadith, walang babae na naiwan sa lalaki, walang lalaki at babae na naiwan, maliban na lamang na ikatlo nilang demonyo. Napanghawakan na siya ng shaitan. Ganyan kalakas ang babae. Hanggat sa may nangyari sa kanila. May nangyari sa kanila, nabuntis siya. Nung nabuntis siya, hindi niya na alam gagawin niya. Dahil si Versis, kilala siyang religyoso sa kanilang lugar. Kilala siyang religyoso. Isipin mo, 40 years niyang sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala at kinikilala siya ng mga tao doon bilang isang religyosong tao. Tapos nabuntis pa yung babae. Patunay ito na may nangyari sa kanila. So ang shaitan, napakalakas, hindi parang huminto. Ang ginawa ng shaitan, mga kapatid, tinutusan niya, kapag malaman ng mga tao na nakagawa ka ng ganyan, nabuntis mo si Fulan, ang mangyayari sa'yo ay mapapahiya ka sa iyong dangal mo. Alam natin mga kapatid, noong araw, sa angkan ng kasulatan, yung mga Hudyo at Kristiyano, lalo na sa Islam, ang alam, yung dangal, malaking ano to eh, iniingatan ito ng Islam, yung dangal, yung dignidad ng isang tao. Kaya nga ipinagbawal yung zina sa Islam at pinaintulot yung stone to death dahil dito. Ngayon mga kapatid, dahil sa pangunawa niya, malalaman ng mga tao na kagawa ko ng zina, ang ginawa niya, pinatay niya yung babae at may anak pa sila. Subhana lang. Nang walang nakakaalam. Akala niya walang nakakaalam. Tapos, nung dumating na yung magkakapatid, hinanap nila, nasaan yung kapatid namin? Si Versis, ang paniniwala nila is religious ang tao. Nagalit, sabi ni Versis nung tinanong siya nung magkakapatid pagkaraan ng mahabang panahon, ang sabi nila, namatay siya. So yung tatlong magkakapatid na ito is naniwala. Naniwala na ang kapatid nila ay namatay na.
Tapos, umalis na sila. Hinayaan nila kasi nga, religious yung tao eh. Hindi magsisinungalin. Nung natulog yung magkakapatid na ito, ang shaitan pumunta sa panaginip ng isang lalaki. Ipinakita yung buong pangyayari na yung kapatid nila ay pinatay ni Versis. Tapos, pumunta rin sa pangalawa at sa pangatlo. Pinuntahan nila si Versis ngayon. Sabi, pinatay mo rin yung aming kapatid. Totoo ba na pinatay mo siya? Kasi nag-usap sila eh. Nakita nilang tatlo magkakapatid. Nakita ko ganito, ganyan. Sabi ng pangalawa, oo, nakita ko rin sa panaginip ko. Nung pangatlo, ganito rin. Ang sabi ni Versis, inaakusahan niyo ba ako na pinatay ko ang kapatid niyo? Sabi nila, hindi. Parang nahiya na sila. So umalis sila. Tapos yung shaitan, mga kapatid, yung nagkatawang tao, hindi, nagsisinungaling siya. Binulungan niya magkakapatid. Puntahan niyo sa lugar na ito. Doon niya nilibing. Pinuntahan nga nila sa lugar na yon kung saan nagpakita sa kanila yung demonyo. Paghukay nila sa libingan, nandun yung kapatid nila at may kasamang bata. Allahu Akbar. Nung makita nila ang kapatid nila, kinuha nila si Versis, ginapos nila at dinala sa hari yung panahon na yon, yung pinuno dun sa lugar nila, yung hakim. Tapos yung tinali na siya, ngayon nagpakita yung shaitan sa kanya kasi papatay na siya sa harap ng maraming tao. Sa harap ng maraming tao. Kahiyan talaga eh. Ang sabi ngayon sa kanya, nagpakita yung demonyo. Sabi niya, kilala mo ba ako? Sabi ni Versis, hindi. Sabi niya, ako yung tao na nakasama mo ng buong taon sambahin si Allah. Binubulungan kita, hindi kita magawang waswasan. Ngayon nandito ako para tulungan ka. Ang gawin mo lang, para maligtas ka dyan, hindi ka mapahiya sa mga tao. Magsujud ka lang sa akin ng isang sujud. Tapos, makakaligtas ka na sa kamatayan. Nagsujud siya, mga kapatid. Yung nagsujud siya kay Iblis, nakasujud siya, sa oras na ito, akala ng mga tao, pagkakataon nito para mamala na siya, kasi nagtatawban na siya, dun siya pinagutan ng ulo. Subhanallah, namatay siya. Yung pagkapugot ng ulo sa kanya, hindi ito yung sandali na na nagsumasamba siya kay Allah. Hindi. Kanino siya sumasamba? Sa Iblis. Sa Iblis na, kay Iblis. Ito yung sabi sa Banal Quran, kamathali shaitan, idh qala lil insani kfur. Ang paglalarawan sa demonyo ng kanyang sinabi sa tao na ukfur, no? Maging kafir ka, magsujud ka. At nung falamma kafar, nung naging kafir yung lalaki, bumalik sa kanyang pananampalataya dati, tumalikod sa Islam, ang sabi ni Iblis, qala inni bari umink. Ha? Inni bari umink. Ako ay inosente. Inosente sa ginawa ko. Kumbaga, huwag mo ako sisihin. Sisihin mo ang sarili mo. Inni akhafullah. Ang sabi pa ni Iblis, natatakot ako kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng mga nilalang. Fakana aqibatahuma, ang kanilang kahinatnan, yung dalawa na yun, si Iblis pati yung tao na yun, annahuma finnar, khalidain fiha wa dhalika jazaa'ud dhalimin. Sila ay maninirahan doon habang buhay. Mga kapatid, tignan niyo yung jarima na kanya nagawa dahil sa fitna ng babae. Una, nakabuntis siya, zina. Pangalawa, patay. Pangatlo, ano? Ha? Hindi, last na yun. Ayun yung pinakahuling nagawa niya. Nagsinungaling. Saan siya nagsinungaling? Sa magkakapatid. Ganito kalaki yung fitna ng mga kapatid. Ng babae. Babae, pati rin yung shaitan. Malakas talaga. Ang babae, mga kapatid, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, fattakud dunya wattakun nisa. Matakot kayo sa mundo. Sa tukso ng mundo. Sa mga palamuti ng mundo at sa mga kababaihan. Sapagkat ang unang tukso sa angkan ni Israel ay mula sa mga kababaihan. Fitna ng babae, general yan. Ha? General. Kahit asawa mo na, may fitna dyan sa asawa mo. Chichismisan ka. Yan ka na, pupunta ka na naman sa pag-aaral. Imbis na mag-date tayo, mag-aaral ka. Ha? May mga ganyan, di ba? Basketball ka. Hindi, basketball, syempre. Una, may asawa kaya sa basketball. Walang kaso yun. Pero yung pag-aaral, yung da'wa, utusan ka pa ng asawa mo, tutulong ka sa kanila, wala tayong makain dito. Tama naman yun, unahin yung pamilya. Pero wag pigilan yung asawa na tumulong sa iba. Ganyan kalakas, mga kapatid, yung waswas ng shaitan. Kaya nga sinasabi sa Banal na Quran, inna min awladikum, tunay na meron sa inyo,
Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung meron sa ating mga ano, sa ating mga anak mismo at sa ating mga asawa, sila ay fitna. Tukso. May mga anak, di ba, dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, alam natin ito mga kapatid, kilala pa natin iba natin pamilya. Bro, minsan lang naman yung birthday, bata pa naman, hayaan mo na. Oo, di ba? O, nag-birthday pa. Yung iba pa, yung ano, yung dibu, tapos yung mga kabataan sa high school, JS ba yun? Bata pa naman eh. Hindi na lang sa ganyang edad, nabubutis na yung tao. Kapag niregla na yung babae, maaaring mabuntis na. Kapag nag-wet dream na sila laki at babae, makakabuntis na. Ayun yung, dahil sa ganyang pagmamahal. Kaya tukso ang mga anak at ang ating mga asawa sa atin minsan. Kapag hindi sila nakatulong sa atin upang tayo mapalapit kay Allah, kabaliktaran na mangyayari yan. Ang ating mga anak, ang ating mga asawa, dahilan upang tayo ay maligaw. At maraming mga kwento mga kapatid. Maraming mga kasaysayan sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, yung asawa, yung anak, naging tukso. Pero mga kapatid, tayo mga balik Islam, hindi Muslim ang ating mga kamag-anak, dapat tayo maging mahinhin sa kanila. Kapag tayo ay magdadawa, magtuturo sa ating mga kamag-anak na walang kaalaman, may hikma dapat. At tayo, para alam natin kung paano makitungo sa kanila, kailangan meron tayong kaalaman. Hindi tayo pwede maaari maging mapusok o marahas sa kanila. Kasi may mga tao, kagahapon tulad ng tinalakay natin, yung pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW, kailangan ng may, kahapon tinalakay lamang natin ito, kailangan ng may kasamang, ano, yung pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW, kailangan may kasamang, tinalakay natin kahapon, ha? Kasamang ano? Yung pagmamahal, basta lang ba pagmamahal? Emosyon yung mga ibabaw sa pagmamahal mo kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW? Ha? Oh. Kaalaman. Kailangan may kaalaman. Ang pagmamahal, kailangan may kasamang kaalaman. Halimbawa din, sa love life ng isang tao, kapag puro pagmamahal na lamang, hindi ginagamit yung utak. Di ba nag-break sila? Ano ginagawa minsan ng broken hearted? Papakamatay na. Parang nasira na yung buong ano niya, buhay niya. Parang nawala na yung ano niya, yung buong mundo, gumuho na yung ano niya, yung pangarap niya, wala na. Di ba? Yan sa tao yan. Paano pa kaya kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW? Ang pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW, kailangan mayroong kaalaman. Hindi emosyon yung mga ibabaw. Kaya nga lumabas yung mga khawarij, mga kapatid, yung mga khawarij. Lumabas yung mga khawarij sa Islam, sa bakuran ng sa Islam, dahil saan? Hindi sila lumabas sa ano sa Malaysia, sa Muslim sila, kaya lang sila ay khawarij. Lumabas sila sa Amir, sa pinuno. Lumabas sila sa aral ng Islam. Mga Muslim sila, ha? Muslim sila. Muslim sila, kaya lang lumabas sila sa aral ng Islam dahil sa kanilang kamangmangan. Emosyon na nangibabaw sa kanila. Atifi yun, haula. Yung emosyon lagi nangibabaw sa kanila. Puro pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW na walang sapat na kaalaman. Kaya tayo, marapat sa ating mag-aral, lalo na sa mga bagong Muslim, upang ibahagi natin sa ating mga kamag-anak kung ano ang kagandahan ng Islam, kung sino ba si Allah at si Propeta Muhammad SAW, at hindi puro emosyon. Tandaan natin, kapag emosyon ang nangibabaw, talo tayo. Dapat may kaalaman. May kaalaman nang sa ganun hindi tayo maligaw. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sana tayo nakapulot ng aral. Iwasan natin mga kapatid ang mga tukso ng demonyo. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, laging nandyan ang shaitan. Ngunit, kabaliktaran, kapag ang shaitan ay nandyan, habang tayo ay buhay, nabubuhay, ang awa ni Allah at ang pintuan ng tauba ay bukas rin para sa atin. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit gano'ng kalaki ang nagawa mong kasalanan, nalunod ka sa paggawa ng kasalanan, lahat na ng kasalanan, uri ng kasalanan na gawa mo na, huwag na huwag kang mawala ng pag-asa at awa sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah ay mapagpatawad, mahabagin, at tinatanggap niya ang sino man nagbalik loob sa kanya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.